Yes! Buksan natin, ha. Boom! Ibang checkpoint pa yung kailangan namin puntahan. Hi! Pauwi na sana kayo? Hello? Sorry, ha. Abosin. Pa, hello po. Hello po. Malapit na kami makakuha na din sa first checkpoint. Hello po. Papunta naman tayo sa second checkpoint natin. Paano ano mo si Pacboy? Isang kapatid ko. Kapatid mo. Ubus na po. Ibo! 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 Ilocos Sur! Makakuha na din sa third checkpoint. So tapos na tayo dito sa Plaza Burgos, Vegan City. Alright, pagod-pod na tayo mga kawanabis. Napakaganda ng pagod-pod. Hello, mahulog yung pickup truck. Boss Iron Man, participant. Boss Iron Man yun? Okay na po siya? Okay lang po? Ooh, boss. Tinapay, tapos may pasagin. Wala na mga kawanabis, sigurado hindi na kami aabot. Pero tatapusin namin to. Kahit hindi kami umabot sa tamang oras. Alright mga kawanabis, today's the day. Ito na, take off na Boss Iron Man 2024. So dito tayo ngayon sa Subic. Pero napakaraming tao. Kasama natin ang Evo All Stars, Team Graffiti at Team Villain. Ayan, so ang goal lang natin dito, matapos within 24 hours yung almost 1,400 kilometers. At the same time, dapat safe ang lahat. Walang aksidente, walang aberya. So magiging kabady natin ngayon si Kapwet. Hila, hila, hila. Dami tao. Alright mga kawanabis, first checkpoint natin, Lingayen, 215 kilometers, 3 hours travel time. Masaya to, masaya to. Bawal overspeeding. Baka ma-DQ. Ito, kapit. Yes! So, wala tayong kain mga kawanabis. Ang ini-take lang natin, magdamag, tubig, at saka energy drink. Katagumpay oh. Dami nag-aabang mga kawanabis, oh. Diba? Magpupuyat yan sila kasi hindi pa nakakadaan dito yung mga iba pang moto. Napakalakas ng ilaw natin mga kawanabis. Ininstall doon ang 01 Moto Shield. Tingnan nyo, abuksan natin ha. Boom! Lakas oh! So wala pa tayo nadadaan ng expressway mga kawanabis. Hindi ko alam kung may madadaanan pa tayo o bayan-bayan lang talaga to.
halikabok mga kawanabis. Nagawa yung kalsada. Importante talaga na tatalasan natin yung mga mata natin. Bisa hindi mo akalain biglang mapuputol yung kalsada. May mga kawanabis. Ano nangyari? Bakit naputol? Ha? Natanggal yung side mirror niya. Nakita mo tumilamsik to? Nakita mo tumilamsik? Ano po? Full tank po. Full tank? Apo. Yung pula po. Pula? Apo. Apo sing. Ito po. Ay, sige po, nay. Salam po. Thank you, thank you. 961 Idol. Yo. Ayan, ayan. Salam po. Ate, oh, sorry ah. Po, hello po. Yes po. Ayan, sige po. Sino po walang ano? Sino po walang sticker? Tala po. Apo. Sige po. Okay na, may sticker ka na, no? Hello po. Yan, thank you po. Thank you. Thank you. Malapit na kami mga kawanabis sa first checkpoint. Nagkaroon kasi ng abiris si Kapuit, natanggal yung side mirror niya. So buti na lang may tumulong sa amin. Binabitan siya ng bagong side mirror. Sarado na yung shop niya pero binuksan niya para sa amin. So mapapanood niyo yung vlog ko na yun sa Facebook mga kawanabis. Let's go! Alright mga kawanabis, first checkpoint. Let's go! So magpapatatak lang kami ng passport namin mga kawanabis. Tara Kapuit! Hi madam. Doon stamp. Saan po pwede pong pa-stamp? Hello po. Pwede yung stamp mo rin ako ma'am para ride all you can. Ay, joke lang po yun. Thank you. Alright, let's go. Okay, larga agad tayo mga kawanabis. Alright mga kawanabis, done with our first checkpoint. So papunta naman tayo sa second checkpoint natin, Baknotan Farmers Agriculture. So 97 kilometers and then 1 hour and 56 minutes yung travel time natin. So kasama ko pa rin si Kapuit sa likod. Papagas muna tayo mga kawanabis. Still have 51 minutes away, 49 kilometers papunta dun sa second checkpoint natin. So baka kasi pagdating dun wala na masyadong gasolinan. Ah, vlogger kaya? Pa-shoutout naman ako, pa-shoutout! Sir Stigar ko! Sir Stigar! Kano-ano mo si Pacboy? Kapatid mo! Kapatid mo! Ha? Naubos na ito kay Kapuit! Kapuit, Stigar! Dito, dito, dali. Pila kayo dito. Santo, ano na to? Santo Tomas La Union, o. Medyo malayo-layo pa kayo sa second. Oo nga eh. Ha? Ano yan? Page namin ng Monarchics. O, sige, ano ba to? Digit mo bro, sige, sige. Ayan, sige, sige. Digit mo, digit mo, digit mo. Dito, dito. Ay, yung takas ang takot mo kasi. Ha? Ano yun, Bek? Ay, ubus na po eh. Ubus na po. Hindi ka nakapapray. Naubos na po kanina. Kay, eto, eto kay Kapuit yan, di ba? Oo. O, yun. Apo? Yes po. Apo. Hello! Okay na, nakadikit na. O, tol. Nagtatapo siya yun. Ngayon nagtatapo. Nagtatapo, kuya? Oo. May YouTube yan. Siya yung nagtatapo ng ano, ng babae. Okay. Tapos tinitingnan niya rin. Tapos tinitingnan niya. Sa'yon. Ngayon. Ay! Babay ha! O, sige, sige.
Ibo, Ibo, Ibo. Rise and rise. All right. Second checkpoint dito sa Baknotan Farmers Agriculture Tourism Center. Papatatak ulit tayo ng passport. Hello po. Sarap naman ang merienda nyo, ma'am. Pwede po? Sigurado ka, sir? Thank you po. Ay. Walang lugaw, sir. Ano lang to? Thank you po, ah. Dami kong nahingi, oh. Salamat po, sir, ah. Tsaka salamat po sa lugaw. Ma'am, thank you dito, ah, sir. Thank you po, ah. Alright. May pagkain na kami ni Kapwet. Kapwet! Hiningi ko yung pagkain nila. Kain tayo. Dali, subo-subo lang. Ha? Eh, wala tayong magagawa. Wala nang mabibili ng pagkain. Ako bahala. Sige, kumain muna tayo. Bibigka. Wala tayong kain, mga kawanabis. Ang ini-take lang natin, magdamag, tubig, at saka energy drink. Sa Burgos, sa Maybigan, yun yung third checkpoint natin. So, ang travel time natin is 2 hours with 7 minutes, 126 kilometers. Kapit pa rin, kasama natin, kabady natin. Walang iwanan! Walang iwanan! Ah, let's go! Jeff! Thank you! So, halos kami na yung pinaka-huli sa lahat ng riders ni Kapit, mga kawanabis. Gawa nang meron kami ginagawa na special content para kay Kapwet. Panoorin nyo na lang sa vlog niya. Sa mga di nakakilala, si Kapwet ay nakilala bilang isang tattoo artist. No, meron siyang 1.6 million followers sa Facebook. Pero ang ginagawa niyang content ngayon, kada checkpoint na napupuntahan namin, nagpapatattoo siya sa random na mga bystander. Abangan nyo na lang yung resulta, mga kawanabis. Tara! Let's go! Ilocos Sur! Same nung ginawa ko nung last year, mga kawanabis. Ilocos Sur! Woo! Alright, mga kawanabis, inabot na tayo ng liwanag. Sa palagay ko, kami na talaga ni Kapwet yung nasa pinakadulo. No, malamang sa malamang, kami ang last to arrive na ito. Pero kahit anong mangyari, tatapusin namin to. Tsaka, sobrang ini-enjoy namin etong endurance na to. Hindi namin kailangan magmadali dahil hindi naman kami nakikipagkarera. So katulad nyan, mga kawanabis, kung mabilisan yung ginawa namin ni Kapwet, hindi namin makikita yung bundok na yan. Napakaganda, di ba? Ayun, oh. Oh. Hindi mo makikita yan sa dilim, mga kawanabis. Sa kaliwa natin, West Philippine Sea. Woohoo! Let's go! Ganda! Alright, mga kawanabis, third checkpoint! Plaza Burgos, vegan! Dami pang riders dito. Alright, so yun, mga kawanabis, meron na tayong tatlong checkpoint. Ayan. So tapos na tayo dito sa Plaza Burgos Vegan City. So ngayon, next checkpoint natin ay, teka lang, ginawa kong wallpaper yun eh, JL Clean Fuel Sanchez Mira. Layo to. Alright, so yun, mga kawanabis, ang travel time natin ay 4 na oras
220 kilometers. Grabe, ito yung pinakamatagal na biyahe ng checkpoint sa lahat mga kawanabis. 4 na oras. Pero kaya naman, wag lang talaga dadapuan ng antok. Bye bye, vegan! Let's go! Alright, so time check mga kawanabis, 7 a.m. Halos isara na yung station doon ng mga nagbe-verify ng mga enduro rider. So kasi nga, masyado ng late yung dating namin ni Kapwet. Pero actually mga kawanabis, this is perfect timing dahil last bus Ironman, nung dinaanan namin yung Sanchez Mira, sa sobrang dilim, hindi namin makita yung paligid. So mamaya, madadaanan kasi natin yung pagudpod, yung windmill, at saka yung mahabang tulay na napakaganda. Mamaya enjoy natin. Let's go! Ilocos! Napakaganda! Woohoo! Hey, mga windmill, mga wannabes! Woohoo! Ang lalaki! Hey! Ang dami oh. Nice, nice. Ang ganda. Grabe. First time kong makita to ng ganito kaliwanag mga kawanabis. Last year nung Boss Ironman, gabi kami dumaan dito. Woohoo! Alright, pagod-pod na tayo mga kawanabis. Grabe. Napakaganda. Napakaganda ng pagudpod. Yun oh, asul na asul mga kawanabis oh. Hey. Ano nangyari? Ay, nahulog. Nahulog yung pickup truck. Boss Ironman. Participant. Boss Ironman yon. Sir, asan na po yung driver? Kasama nyo yata, sir. Okay na po siya? Okay lang po? Sige, sir. Thank you, ha. Nahulog. Boss Ironman participant, 4 wheels, pickup truck. Buti okay naman. Tingin ko nag-overshoot yun mga kawanabis. Off-road tayo mga kawanabis. Tayo. Maganda na naman traction control natin eh. Ooh! Ilog! Ito ba yung sa Jessica Soho? Yung biglang naputol yung tulay. Yan yata eh, no? Dito na ako kapwet. Eh magpauna. Eh, bye bye kapwet.
Iwan na lang si Kapwet. Alright, nakakuha na bis. Sanchez Mira na sa wakas. Haba ng biyahe natin dito, 4 hours. Tatakan na natin. Sir, good afternoon. Ay, boss. Ano po? Thank you. Salamat ah. Okay na to? Okay. Ha? Maraming chicks sa Grab. Ah, naubos na eh. Ito si Kapwet. Kapwet, bigyan mo sila sticker. Boss, thank you ah. Salamat. Thank you po. Ayan, mga wallabies. Boy, nakaka-apat pa lang na checkpoint tayo. 1, 2, 3, 4, 5, may 5 pa. Boss! Alright mga wallabies, papunta na kami sa 5th checkpoint. Ang travel time natin is 2 hours with 40 minutes, 158 kilometers. Cagayan, provincial capital, Tuguegarao. Bilisan na natin, baka ma-DQ tayo. Let's go! So mga wallabies, medyo nagmamadali na kami ni Kapwet. Nag-take off kasi kami, 9:45. So ano oras na? Alas 12 na mga kawanabis. Limang checkpoint pa yung kailangan namin puntahan. Kapag umover kami sa 24 hours, disqualify kami. Wala na talagang pahinga mga kawanabis. Tuloy-tuloy na yung biyahe natin. Ang nagpapatagal lang sa amin dito, yung content ni Kapwet na yun nga, kada checkpoint na mapupuntahan niya, papamarka siya ng X dun sa mapa ng Luzon na ginawa niya. Pero ang gagawin namin mamaya, mabilisan na lang yung content niya. Alright, let's go! Wannabes, goods naman dito sa checkpoint number 5 kasi meron sila dito ang mga tinapay, tapos may pasaging tsaka tubig. So hindi naman kami masyadong kumain ni Kapwet kasi baka mamaya antukin kami. So ngayon papunta kami sa checkpoint number 6 sa may Carhill Echague. Let's go! Alright, so travel time natin mga wannabes, 2 hours with 20 minutes tapos 137 kilometers away. Alright, let's go! Wannabes, medyo naglalo na kami ni Kapwet sa pagmamabilis ng motor. Nagpahinga kasi kami doon, tapos nag-browse ako ng Facebook. Grabe, ang daming aksidente ngayon sa Boss Ironman. Mas malabong magiging finisher kami, mukhang di kami aabot ni Kapwet. Pang-anim na checkpoint pa lang to. Siyam yung kailangan natin bunuin. Ang dami kasi namin stopover ni Kapwet mga wannabes, gawa ng minsan bumabagsak yung mata ko. Tapos yung kay Kapwet din, talagang inaantok siya, nakakatulog siya sa motor niya. Pinapahinga talaga namin mga kawanabis kasi maaksidente kami. Ngayon nag-aabol kami sa oras, 5:22 na mga kawanabis. Alright mga kawanabis, nandito na kami. Wala na yata. Opo, stamp po. Pauwi na pala kayo? Wala na? Pauwi na sana kayo? Hello? Sorry ah. Kabanatuan na po kayo ah. Yung next checkpoint? Tara, tara tol. Thank you po. Pauwi na sila oh. Wala na. Ha? Ano? Kabanatuan. Tara, i-rush natin tol. Wala, kailangan natin magmadali. Alright, so mga kawanabis, merong nangyaring unexpected. So dapat ang next checkpoint natin sa may Dipakulaw. Kaya lang, ang dadaanan natin doon, kabundukan, tsaka puro sigsag, bangin. Ngayon, sabi sa amin, wag na kami dumiretso doon. Pumunta na kami sa kasunod na checkpoint noon, which is sa Kabanatuan. We'll take Kabanatuan. Dahil remote area na daw doon, delikado na daw. Hindi na kasi nila pinapayagan na dumiretso pa ng Dipakulaw, Aurora.
kapag lagpas na ng alas 3 ng hapon. So dahil 5:44 na, eh doon na tayo pinapadiretso sa Kabanatuan. Mula dito papunta doon ay 4 na oras at kalahati. Ayan, no? Alright, bilisan na natin mga kawanabis. Bahala na kung hindi kami mag-finisher kapag hindi kami umabot sa oras. Mga kawanabis, andito na kami sa Nueva Vizcaya. Time check 7:30 PM. Wala na mga kawanabis, sigurado hindi na kami aabot. Pero tatapusin namin to. Kahit hindi kami umabot sa tamang oras. Napakasayang adventure nito. Let's go! So mga kawanabis, hindi kami nakatapos ni Kapwet dahil kinulat talaga kami ng oras. Pinilit namin ni Kapwet na puntahan pa yun sa Kabanatuan. Kaya lang ano, mga bagsak na yung mata ko, yung mata niya. Sobrang pagod na mga kawanabis. Pakiramdam talaga namin ni Kapwet, ma-aksidente kami. Isa sa mga naging reason kung bakit natagal lang kami sa bawat checkpoint is yung content ni Kapwet na nangako din ako na tutulungan ko siya. Mapapanood niyo sa Facebook, i-upload niyo yun. Ganon niya ka-effort ginawa yung content na yun. Ako, to be honest, natutuwa ako dun sa plano niya na yun. Kaya sabi ko, sige, tulungan kita, hindi kita iiwanan. Kaya lang, na-realize ko na hindi talaga kayang tumapos ng Boss Ironman kung may plano kaming ganoong content. Ang Boss Ironman kasi mga kawanabis, wala ka dapat ibang gagawin dyan. Kundi mag-ride, pumunta sa checkpoint, magpapirma, sabay alis agad. Kailangan talaga tuloy-tuloy yung biyahe para matapos mo siya. So, ayun, sinubukan namin na ma-accomplish yung Boss Ironman. Hindi talaga. Hindi na kinaya ng katawan namin. Gusto namin eh, pero hindi na kinaya ng katawan namin. Ngayon, andito kami sa Nueva Vizcaya. Naganap kami ng matutuluyan na hotel. Ayan si Kapweto. So, dito na lang muna kami nag-stay. Kasi yung hotel namin sa Subic is 5 hours drive pa mula dito. Wala. Dito na kami nagpalipas ng gabi. Nakalimang checkpoint lang tayo. Actually, 6. Tol, naka-6 na checkpoint pala tayo. 6 pala na checkpoint yung natapos namin kagabi. Nakakalungkot, mga kawanabis, sobra. Pero iba yung saya namin kagabi ni Kapwet. Yung adventure namin nito kahapon sa Boss Ironman. Sabi nga niya, hindi nga matutumbasan na salitang finisher yung experience na naranasan namin kahapon. Tsaka kami ni Kapwet, hindi talaga kami nag-iwanan yan. Yun ang may pag... Simula take-off hanggang ngayon. Magkasama talaga kami. Yun lang ang may pagmamalaki namin. Kasi ang dami dyan magkakasama sa una. Tapos bandang huli naghihiwalay. Sa Ironman ha. Pero kami, talaga pinilit namin na magkasama kami sa grid. Umalis. Hanggang sa Madikyo magkasama kami mga kawanabis. So, mabawi na lang tayo next year. At pasensya na sa lahat ng mga umasa. Sa lahat ng sumuporta. Pasensya na. Lalong-lalo na sa Team Graffiti, sa Ibo Helmet, kay Boss Arch, Zero One Moto, V-Lay, Imprint Customs, Jabber, maraming salamat sa inyo dito sa pinigay niyong opportunity sa suporta para dito sa Boss Ironman. Next year, mabawi ako. Next year, sasali ulit tayo ng mas malakas at mas determinadong makatapos na ulit pa vlogs. So yun lang mga kawanabi, sana nag-enjoy din guys sa video natin. No? So alam ko, dito yung usual na video natin sa Boss Ironman na talagang na-achieve natin yung goal natin na maging isang finisher. Pero wala, ganun talaga, nangyayari talaga to. Basta importante, mas pinili namin ni Kapwet na maging safe na lang kaysa makatulog kami at magkaroon ng aksidente. So salamat na rin sa itaas na nag-guide sa amin at nilayo kami sa kapahamakan. So thank you, Lord. At sa lahat ng mga kawanabis ko dyan at Kapwet ni Kapwet. So, yun lang. Kita kayo ulit tayo. Biyahe na tayo pag-uwi. Let's go!